So hindi po bawal na mag-trim or mag-cut tayo ng video galing sa longer video tapos i-upload natin sa Reels. Napanood ko itong video ni si Junjun Mandirigma kung pwede ba tayong mag-trim sa long form video para i-upload sa Reels video natin. So dito may pinakita siya na video na sinasabi nito na bawal daw kapag mag-trim or mag-cut tayo ng video for Reels galing sa longer video kasi possible daw na magkaroon tayo ng unoriginal content, limited originality content at mas worse ma-demonetize pa yung account natin. So, itong kinuha na clips ni Junjun sa akin ay yun yung last time na nagka-issue kami ni Mr. Christian Rangkap Basco. Kasi nga, ginawa nito ng tutorial ni Sir Christian kasi nga sinasabi niya misleading daw ako. Kasi nga tinuturo ko rin dito sa video na to na pwede tayong mag-trim or mag-cut galing sa longer video para mag-upload tayo dito sa Reels. So hindi po bawal na mag-trim or mag-cut tayo ng video galing sa longer video tapos i-upload natin sa Reels. So magkakaroon lang po tayo ng unoriginal content at limited originality content kung same time, kung same video, same minutes yung i-upload natin. So sample, mag-upload kayo dito sa stream ads ng 1 minute. Then i-upload nyo rin dito sa Reels ng 1 minute. So yun po, magiging duplicate po yung in-upload ninyo. So possible po na magkaroon kayo ng unoriginal content at limited originality content. Pero kapag i-upload nyo dito sa Reels, mag-trim lang kayo kahit 20 seconds, 30 seconds, hindi eksakto na time frame na kinuha nyo rin sa longer video. So wala siyang problema. Pwede po. So mostly ang ginagawa ko dito kapag nag-upload ako ng mga 2 minutes pataas or 3 minutes pataas, so kumukuha lang ako dito ng clips mga 1 minute or 90 seconds kasi 90 seconds lang naman yung maximum na pwede nating upload dito sa Reels. So kung nanonood kayo dito sa mga video ko, sa longer video ko, so mostly po ng mga in-upload ko sa longer video ay nagtitrim ako or nagka-cut ako para i-upload din dito sa Reels. So hindi po siya bawal na mag-trim tayo or mag-cut ng video galing sa longer video at kumuha tayo ng mga clips na i-upload sa Reels. So ginasuggest po yan ni Facebook palagi na pwede tayong mag-trim or mag-cut. So kapag nagla-live streaming nga tayo eh, pagkatapos ng live streaming, nagsasuggest din si Facebook na pwede tayong mag-trim sa live streaming natin para i-upload natin sa Reels. So inulit ko po, hindi po siya bawal. Bawal lang po kung pareho ng minutes. Sample, 1 minute yung i-upload mo sa longer video at 1 minute i-upload mo sa Reels. Yun po yung magiging duplicate. Tapos possible po na magkaroon kayo ng unoriginal content at limited originality content. Pero kapag magti-trim lang po kayo ng short clips galing sa longer video para i-upload sa Reels, hindi po siya bawal. Yan po ay tested and proven ko po 100%. Kasi kung bawal yan, so dapat matagal na akong nagkaroon ng violation. So far naman, wala naman akong violation kasi nga sinasuggest yan ni Facebook. At patuloy pa rin naman akong nag-earn sa longer video at dito rin sa Reels kasi eligible din itong account ko sa ads on Reels. Pwede po natin itong gawin basta hindi po magkakapareho yung time frame or minutes na i-upload natin dito sa longer video at dito sa Reels video for ads on Reels. So pwede nyo pong i-share itong madlang people para aware po yung iba na walang alam. Alright.